kalat. Ito yung aftermath talaga ng baksakan ng gulay kagabi hanggang madaling araw. So ito yung what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomon Work Travel. Tunay na balita, walang kinakapihan sumasalamin sa katotohanan lamang mga kayon. October 15 na tayo 2020. Ay, birthday pala ng pizza ko. Sama natin ang DPS District 1 The Pirates, headed by Sir August Fix. Kasama natin yan syempre dito tayo sa may Claro Emrecto mga kayon. Yung kahabaan ng Claro Emrecto, gaya na sinabi ko sa inyo, marami pang kalat. Ito yung aftermath talaga ng baksakan ng gulay kagabi hanggang madaling araw. So ito yung aftermath. Huwag kayong magalala at nililinis naman yan ng mga taga DPS natin. At mamayang alas 7, ayun yung mga taga DPS, mamayang alas 7 darating na yung flashing para i-flash naman lahat ng mga tira-tira, no, ng mga hindi nakakuha sa wallets. October 15, 2020, araw ng Webes dito sa Pilipinas. Kasama natin ang DPS District 1, The Pirates. Nakakapon. Pati yung mga iilang residente tumutulong naman sa paglilinis. Kasi nga talagang kailangan na linisin, no? Tapos maya maya flashing na yung pagkapalit niyan. Hindi kasi pwede itigil yung baksakan ng gulay dito mga kayon, dahil dito kumukuha lahat ng palengke sa Divisoria, kaya talagang ganito ang itsura. Pero nililinis naman ng mga residente sa kamatika DPS yan, saka ipa-flashing yan mamaya maya. Ay, yun pala sila. The Captain Egay Valdez. Mayroon ang rules kasi nila rito, eh kailangan na after 6 o'clock wala na yung mga nagtitinda sa buong stretch ng Claro Emrecto, dahil magiging busy na yung street, dahil gawa na marami nga dumadaan dito, marami ang mga business na transaction na nagaganap, kaya dapat maluwag mismo ang buong Claro Emrecto. Alright, magbabalik ang Jomon Work Travel. Mga kayo, in fairness naman dito sa buong kabaan o stretch ng recto, actually maluwag na yan, no? Kumpara noon, no? Talaga dati walang patawad talaga. Umaga, hapon, gabi, tanghali, talagang marami kang ventos na makikita. Actually hindi mo na maaarok to pagka naka-private na sasakyan ka o jeep, hindi mo maaarok to kasi talagang sobrang traffic dito. So yun, nakikita nyo na yan, napakalaking pagpabago simula nung umupo ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Bakit kama mga kayo, dito ako lumaki, doon ako nakatira, doon sa may kulay blue na yon, yung katabi nun nadagupan na kasi yon. So dito ako lumaki, dito rin ako nagsasidecar nun, kaya talagang alam na alam ko yung istorya na itong Claro Emrecto Divisoria na to. Kaya talagang itong nakikita nyo, napakaluwag at napakalaki na yan. At dapat pasalamatan na yan. Pero talagang pinipilit ni Yorme na ayusin at pagandahin at i-maintain, no? Yun ang pinaka-importante kasi nga, pag napabayaan mo to kahit isang araw lang, parang maano yan, dire-diretso na yan, no? Hindi naman natin nilalahat ng vendor. Siyempre, marami tayong kilalang vendor na tropa rin natin. Yung iba talaga makikita mo, makukulit, no? Madalas natin na-encounter yan, mga makukulit.
So meron talagang ganun, nangyayari talaga yan sa kahit saang lugar kung saan man may mga vendors. Pero ganun pa man, kailangan pa rin i-guide, disiplina sa sarili at follow up, no? Ito yung ginagawa natin. Gaya na nga nung marami nagko-comment na isang taon and 4 months na daw yung mga clearing operation dito sa Maynila. Pero paulit-ulit daw, no? So ang akin dyan, talagang pagka ganito kasi, talagang kailangan i-follow up mo. Kailangan na laging merong clearing operation na nangyayari. Kasi talagang mahirap disiplinahin yung mga ayaw magpa-disiplina, no? Hindi naman lahat, pero may mga talagang gano'n na pagkakataon. At talagang may kaka-encounter tayo misa sa buhay natin ng gano'n pagkakataon. Ayun, the Captain Egay Valdez. Morning, sir. DPS District 1. The Pirates. Ang kasama natin, pati yung mga naglilinis dito, shoutout sa mga naglilinis natin, yung mga nagwawalis tuwing umaga. Winawalis yung mga gulay-gulay. Shoutout yan at saludo yan. Maaga pa lang yan, no? Kasi bago mag alas 6, kailangan malinis na yan. Dahil pag punumungto nga alas 7, darating na yung flashing. Yung mga bumbero na taga MDRRMO o yung Manila Department of Risk Reduction para i-flashing yung mga hindi nakuha sa walis. Kasama natin, DPS District 1, The Pirates. Edit by Sir August Fix. Pati na rin yung mga team leader natin, Sir Louis, Sir Art, Sir Chris, no? Yung kasama natin kahapon. At syempre, The Captain Egay Valdez. The Big Brother Arman. Ay, pinakalagay siya natin Ilaya. Dito na tayo sa Ilaya Lumico, sa may Tondo site. Dahil district man ito. Again, mga kayo, yung nakikita nyo mga vendor sa gilid, yan, allowed sila dyan, no? May mga guhit sila dyan na susundin. Allowed sila dito sa side na to. Kaya kung mapapansin nyo, may mga vendor, allowed sila dyan. Hindi sila yung gaya nung ibang street na bawal, no? Kasi baka magtaka kayo, mga kayo, nasabi nyo, baka bakit hindi inalis yung mga ibang vendors. Again, may mga permit dyan. Gaya nung pinukuha doon sa Manila Team Hawkers, yun yung mga permit. May sounds lang kasi doon eh, kaya medyo lumayo tayo ng bagya. Kasama natin ang yun, no? DPS District 1, The Pirates. Ayun na pala isang truck natin, nakaabang na rito sa may kanto, yung kulay puti, yung small. Carlo! Itakat natin yung mga parte nyo. Mga kayo, since nanonood na rin kayo dito sa DPS District 1, The Pirates natin, gusto ko lang i-take yung chance para ipaliwanag sa inyo kung ano talaga yung trabaho ng Manila Team Hawkers natin, no? Which is nangyayari maya-maya. Ang Team Manila Hawkers ay para sa mga permits, no? Bureau of Permits kasi sila. So pagka wala kang permit, huhuling ka, no? So ang trabaho talaga nila is Bureau of Permits. Hindi talaga nila trabaho ang mag-clearing. Not unless yung i-clearing nila is walang permit, no? Gaya ng mga sniper na madalas natin nahuhuli, yung mga kariton-kariton, napaliwanag ko na yan. So sila yung madalas na nauhuli ng Bureau ng Hawkers natin, kasi sila yung mga walang permit.
So yun ang pinaka main na trabaho nila, i-secure yung permit ng bawat vendor at i-maintain na hindi sila lumalagpas sa guhit, no? Pero pag may mga reklamo, ina-actionan din nila. Nakawawa na yung lamesa nito saka yung cricks na pinagpapatungan. Padre Rada pala ito, no? Usually mga kayo nilalagay nila sa gitna yung mga crates para automatic dadaanan siya at pipick up yung truck. Usually nilalagay nila sa gano'n. DPS District 1, The Pirates. Kasama natin siyempre The Big Brother Arman, The Captain Hegay Valdez. Padre Lada Street, October 15 tayo, 2020. DPS, usually sila may hawak ng DPS District 1, no? Pero madalas yung na-operate nila itong divisoria gawa ng kailangan i-maintain na huwag lumalagpas sa guhit yung ating mga kapatid at mga vendors natin dito. So yun ang mini-maintain at kini-clearing nila. Yan yung mga usually yung mga motor pinapaalis. Ipo, no? Kalahati, kalahati 200 to 170, mas mura, mas maliit na onte. Ipon. Usually kasi mga kayo, yung mga nagpa-park dito ng motor, sila na rin mismo yung namamalengke. Itong kahabaan ng street na to mga kayon, Padre Rada Street. At ay nagkakagulo na ulit ang halo-halo, mga vendor at grabe to. Tingnan mo naman, nasa gitna ng kalsada to nakapark. Bukas hindi bawal. Sabi nyo ba, ngayon bawal, bukas hindi bawal. Ayan po, ngayon na sabi ko. Kung wala kayo, makapagod dito. Babamos,
Baba mo, palita mo. Dali na ito mga kayo, pinapababa ng Lita Captain Egay Baltes. Ito yung mansanas. Yung natitinda ng Fuji, pinapababa yung kanyang paninda para kunin yung pariton na ginagamit niya. Ito yung truck natin, yung medium o yung kulay pula. Dalawa pala dala natin, pati yung puti na isbol, nandito na rin. Mga kayon, araw-araw natin ginagawa ito pero araw-araw din talaga sila nga nandito, no? May mga legal na mga vendors na nagbabayad ng kaulang kaukulang permit. Ayun yung parito na nakikipagtalo si kuya. Kaya na sinabi ko mga kayon, araw-araw sila nandito. Araw-araw din ng DPS The Pirates District 1, nagki-clearing dito gawa ng napaka-importante kasi ng follow-up kahit sa mga counseling session mga kayon. Hindi makukuha kasi yan sa isang lapagan lang, no? So, kailangan talaga merong follow-up. Sundan natin si The Big Brother Arman. Padre Lada, corner Bilbao Street. Ito nga kanto. At papunta na yung ating truck dito. Alright mga kayo, episode 2 tayo. Maraming salamat po.